Magandang buhay! Sa araw na to, magluluto tayo ng isa sa mga paborito ng mga taga-Bacolod na talaga namang napakasarap, kanamit gid. Today's recipe, Bacolod Chicken Inasal. Umpisa na natin sa paghiwa ng ating manok. Gumamit pa ako rito ng 1.4 na kilo ng manok. So yung gagawin natin ay tatapyasin lang natin or tatanggalin natin yung likod ng manok or tawag dyan ay backbones. Ngayon, depende po yan sa inyo kung gusto nyong isama sa ihaw nyo yung backbones ng manok na sa inyo yan. Pero ito, gagawin ko ay tatapyasin ko dahil isasama natin to or isasahog natin to dun sa atin chicken oil mamaya. So itatabi lang natin. So nakuha na natin yung backbone. Gagawin natin dito ay hahatiin natin sa gitna. Ngayon pag nahati na natin sa gitna, gagawin natin dito ay ihihiwalay natin yung hita. So, meron na tayong hita at meron na tayong pitso. So, yung gagawin natin sa ating pitso ay hanapin natin yung joint ng pakpak ng manok. Tapos, slit lang ng maliit sa gitna. Tapos, gagawin natin ay i-stretch tapos i-press natin para magmukhang malapad yung ating pitso. Uulitin natin. Ihiwalay lang natin yung hita. Tapos hanapin natin yung joint ng pakpak ng wings, baliin natin, tapos yung bandang breast, slit ng konti, stretch, tapos press para magmukhang malaki yung ating pitso. Ngayon yung ating hita naman, yung gagawin natin dito ay lalagyan natin ng slit. Lagyan natin ng konti ng maliit na hiwa sa bandang hita at saka sa bandang paa. Tapos yung sa bandang likod, hanapin nyo yung buto, tapos tusukin nyo lang ng konti, make sure na matatamaan nyo yung buto. Ganon din sa leg part. Yung purpose dyan ay para maiwasan natin na mag-bloody chicken yung ating inasal. Slit, sa hita at saka sa paa, tapos sa bandang buto, make sure na matatamaan yung buto, ganon din yung sa leg part. Ngayon, okay na yung ating manok. Pwede na nating i-marinate to. So, gagawin natin ay gagawa na tayo ng ating marination. Yung ating bawang ay pipit-pitin lang natin. Hindi natin to kailangan na hiwain sa maliliit. Yung purpose niyang bakit pipit-pitin lang natin para mas madali siya tanggalin pagkatapos nating i-marinate yung ating manok. Tapos gagamit tayo rito ng sibuyas, gagawin natin ay hiwain lang natin to sa maliliit na slice. At gagamit din tayo rito ng luya. Yung luya natin, hiwain muna natin sa manilipis, tapos hiwain natin sa strips. At gagamit tayo rito ng tanglad or lemongrass. Ito yung nagbibigay ng aroma doon sa ating Bacolod inasal at the same time, ito yung nagdadagdag sarap doon sa ating chicken inasal. Gagawin natin ay hihiwain lang natin to ng mga 3 inches long. Tapos lagay lang natin yung ating bawang, luya at yung sibuyas sa malinis na bowl. Tapos lagay na rin natin yung ating tanglad na pinitpet at iniwa natin ng 3 inches long. Tapos maglalagay tayo rito ng dahon ng laurel o tawag dyan ay bay leaves. Lagay na rin natin yung ating suka, yung ating
soy sauce. Tapos pigaan natin ng lemon. At pwede rin kayo gumamit ng kalamansi. Ngayon gagawin natin dito ay lalamasin natin, at maganda to pag nilagyan nyo ng konting pressure habang hinahalo yung ating marination para lumabas yung extract ng ating luya, tanglad, sibuyas at bawang. Tapos pag okay na, pwede na natin to ilagay sa ating manok. So nilagay ko lang yung ating hiniwang manok dito sa isang malinis na tray. Tapos gagawin natin ay lalagyan muna natin to ng black pepper. At maganda to pag medyo marami-rami ng konting black pepper yung idadagdag nyo. At para sa kumpletong detalya ng ating recipe for today, nasa description box po, pwede nyo i-check. Tapos lagay na natin yung ating marination. Gagawin natin ay imamassage muna natin doon sa ating manok para pumasok doon sa mga talaga mag-penetrate yung seasoning, yung ating marinade doon sa ating chicken inasal. Tapos gagawin natin dito ay itatabi muna natin, tatakpan natin to. Pwede nyo ibalik sa chiller or sa rep nyo, at maganda to pag minarinate natin overnight. Ngayon, gagawin na natin yung ating chicken oil. Bumili na ako rito ng chicken pads at chicken skin dito sa aming butcher shop na malapit sa amin. Nagpatabi ako sa kanila. So, yung ginawa ko rito ay ilalagay lang natin sa kaserola na ating paglulutuan, tapos lagyan natin ng konting tubig lang, siguro mga kalahating cup. So, gagawin natin dito ay pakukuluan muna natin at hintayin natin na mag-evaporate yung tubig na nilagay natin. That's approximately mga nasa 10 minutes para mawala yung tubig na nilagay natin. Naglagay na ako dito ng konting salt para magkaroon ng lasa yung ating chicken skin. And by the way, yung ating chicken skin na to, yung ating chicken oil na to, dalawa yung recipe na gagawin natin dito. May chicharon ka na, may chicken oil ka pa. Na-evaporate na yung ating tubig na nilagay at medyo nag-brown na, tapos naglagay na rin tayo ng mantika. Naglagay ako rito ng kalahating cup. Yan, tutulungan natin yung ating chicken skin para lumabas yung mantika niya, the same time maghalo dun sa nilagay nating mantika. So, i-crispy lang natin yung ating chicken skin. Make sure na medyo mataas yung heat na gagamitin nyo para maging crispy yung inyong chicharon. Ngayon, pag okay na, hanguin na natin yung ating chicken skin. Chicharon na ngayon yan. Nako, kailangan to ng malamig na beer. Tatabi lang natin to. Tapos yung mantika na pinaglutuan natin, pinagprituan natin ng ating chicken skin, ipiprito natin yung ating pinitpit na bawang. At this time, gagamit tayo ng moderate flame lang or moderate heat para hindi mabigla yung ating bawang. Tapos naglagay na rin ako rito ng pamintang buo. Haluin lang natin continuously. Tapos pag nag-brown na yung ating bawang, maglalagay tayo rito ng salted butter. Tutunawin lang natin yung ating salted butter. Yung purpose ng ating butter ay para magdaglinamnam sa ating chicken oil. Tapos naglagay na ako rito ng isang kutsarang annatto seeds powder, or tawag dito ay aswete. Continuous lang natin yung pagpiprito at pagluluto ng ating chicken oil. Mga 3 minutes nating continuous na haluin. Tapos ngayon, pag okay na, gagawin natin dyan ay tatanggalin lang natin yung bawang at saka yung pamintang buo. Tapos palalamigin natin, lalagay na natin sa ating jar. At para pwede na yan pang basting natin
mamaya sa ating Bacolod Chicken Inasal. And by the way, kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos, pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating recipe. At ito na po yung ating chicken oil at may kasamang chicharon. Ngayon, iihiyaw na natin yung ating chicken inasal. Make sure na na-preheat nyo yung inyong parilya para hindi didikit yung inyong manok pag nilagay nyo. At iiyawin natin yung ating Bacolod inasal approximately mga nasa 18 to 20 minutes. At make sure na huwag masyadong malakas or mainit yung inyong uling. Maganda yan mag-moderate lang. Kasi chances niyan, sunog na yung labas niya ay bloody pa sa loob. Yun yung iniiwasan natin. Kaya maganda yan pag moderate heat lang. And make sure na every 2 minutes, baliktarin nyo para pantay yung pagkakaluto. Na-imagine nyo na ba kung gaano kasarap yung ating Bacolod chicken inasal? Itsura pa lang. Nako, nakakatakam na. Ngayon, apply na natin yung ating chicken oil na ginawa kanina. Ibibase lang natin sa magkabilaan ng ating manok. Tapos baliktarin natin sa kabila naman. At ito yung magandang idea para gawing negosyo dyan sa Pilipinas. Nako, sino ba namang Pilipino na hindi kumakain ng inasal? Nako, mapapa-underrise kayo nito. Ngayon, pag okay na yung ating chicken, gagawin natin dito ay pwede na natin i-serve at i-enjoy yung ating Bacolod chicken inasal. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like the video. Tapos kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.